ano naman ang common na sinasabi sa'yo ng fans mo pag nakikita ka nila sa public place? Nasama-sama ako. Talaga? Galit, talaga galit ka na? Gagalit. Pero hindi sila galit na galit. Yung tipong natutuwa lang sila at naaaliw sila. Hi guys, how are you? Hi Perry, how are you? Hello. Happy Sunday. Happy Sunday, Abisala, Echos, Echos. Kantanya. Eh, kantanya. Mag-hi ka muna sa mga, mag-shout out ka muna sa mga nanonood ngayon. Hi kay Journey, kay Venice Fernandez. Hello guys. Hi Venice Stephanie. Venice Fernandez, hello. Hello. Hi, Paga Regan. Shay, hello. No regrets. Ito sera talaga to si Christian, oh. Oo nga, gwapo naman yan, Miss. Wow. Wow, di ba? Full force ang haba ng buhok. Gertrude may share niya. Hello. Yeah. This Christian, is Shay. Huh? Babas mo nga, this is Shay. This is Shay LaBeouf. Shay Liria. Hello. Shay, hello guys. Hey Shay, medyo na guys ha, medyo matagal lang din nagpapagupit. Kamusta ka naman, Tito Perry? Ay, wow! Wow! Tito Perry! Dito lang sa bahay, alam mo na, nag-gano kanina, nag-all out Sundays kanina, tapos sa bahay lang. Talaga. Hi Amis, Amis? Hi Sibarang! Hi, Barang! Barang? Barbie Fortes, ha? Saan siya? Andyan. Hi, Venice. What's up? Hello po, Venice. Hello, Fernandez. Mars. Hello. Si Tracy, okay. Oh. Wala, maliban sa laughter, may baril pa yan. Hindi mo naman ako babarilin mamaya. Sagutin mo ito ng tama. Isang talong, isang sagot. Sige, go. Magmali ang sagot po ganito. Love. Hi. Mali ang sagot. May ganon. Hi Paul Chia. Hi Paul. How are you? Kamusta kayo guys? Kamusta mga araw mo Gabs? Anong ginawa mo? Okay naman. Well, you know it's a Sunday so technically it's always been spending the whole quarantine with family. Pero pag Sunday kasi, ito lang yung araw na halos nakumpleto kami. Kumpleto in a sense because may two kids have been working. So pag Sunday talaga, ito yung kompleto kami. Anyway, Gabs, alam mo naman itong one-on-one with PTL. May mga questions tayo mga live. Yeah, sure. May mga questions na mabigat, gano'n. Iba ito. Gano'n kabigat? Okay. Wala lang, hindi mabigat. Ibig sabihin ko, serious. Ganun. Serious? Sige, try ko maging serious. Okay, sige. Sige. Okay, pero may mga... Ano comment? Wow. Eh, gano'n kagad. Aliw na aliw sa V8. Oh. Okay, anyway, ano ang mga nabago mong goals dahil sa pandemic? Technically, ganun pa rin naman. It's just that nahinto lang, 'di ba? I'm sure naman every goal that you kumbaga pagka meron kang ginawang goal or gustong i-achieve na goal, sometimes you just don't go straight. Marami kang obstacle na pagdadaanan. And I think this is just an obstacle dahil nga nagbago lahat dahil sa pandemic. So, nahinto lahat. Ang ano ko kasi, alam naman nila lahat na I love to travel. So, yun yung mga... Nahinto. Kasi di ba every after project ang ginagawa namin, especially me, I reward myself and my family like to travel. So, isa yun sa mga malaking obstacle talaga na kailangan gibahin. Pero dahil sa pandemic, we have to take into consideration also na wait, pahinga ka muna. Oh, safety first, dito ka muna sa bahay. So, in general, goals in life is still there. It's just that there's just a big obstacle lang. Malaking obstacle lang talaga to. Ganun pa rin. Ano naman ang mga bagay na gusto mong gawin pero hanggang ngayon hindi mo pa rin nagagawa? Madami eh. Kasi even before this pandemic happened, I've always wanted to try directing in terms of being in this industry, no. Gusto ko mag-direct, gusto ko mapag-aralan mag-direct, tapos 'yun medyo na nahinto. Tsaka
There's an opportunity naman. I can do online classes naman. Wala nang problema doon. Pero iba pa rin talaga yung nandoon ka sa field na yun eh. Na, I mean, nandoon ka mismo sa work area na yun that you can easily learn. Okay din naman ang online classes. Pero marami. Actually, kung babalik ka rin mula yung tanong, mas kung anong mga na-discover ko. Ngayong pandemic. Ngayong pandemic. Madami. Kasi lingad sa kaalaman ng lahat na may course in college was HRM, which is Hotel Restaurant Management. So, dito ko nabuhos yung concentration ko bilang isang cook, kumbaga. So, kapag luto-luto ako dito sa bahay, like kasi kung tutusin, dalawang beses na kami kumain sa isang araw. Hindi na kami nagbe-breakfast. Lunch and dinner, like talagang we make it a point na to discover new food to create or food to make pag lunch, pag dinner. So ako yung tagaluto dito. So, ano ang mga top 3 master dish mo na niluluto? Master dish ko, picadillo na maasim. Actually, it's a passed on recipe from... Spanish ba yun, Gab? Spanish ba yun? Oh, yeah. Oh, picadillo eh. Kasi kung Pino yun, picadillo. Lechos. Hindi, ano yun? Natutunan ko yun sa daddy ko. Para apparently, through the years, I thought it was my dad's recipe. Only to find out na recipe pala ni Tita Jane yun, ni Jacqueline Jose when they were still together. So, natutunan ko yun. Tapos, lasagna, sinigang, very basic, caldereta, na tinweak ko yung twice-cooked adobo mo. Madami, yes, spaghetti, stuffed chicken breast with spinach and... cream spinach. So, napaka-healthy naman, no? Madami. Oo. Sobrang healthy. As in, mukhang healthy. madami. Ano naman yung dish na talagang most requested kay ng mga anak? Majority, gusto nila yung lasagna. Lasagna sila. Tapos, pagka nasa work yung dalawang bata, kasi natitira, we call ourselves the Fab Four. Kapag kami lang yung mga naiiwan sa bahay. Yung stuffed chicken, spinach. Tapos, yun, pwede namin kainin yun minsan twice a week. Yun naman ang problema sa bahay minsan pagka tinatamad ka magluto. Kung ano lang yung pinaka-feeling mo na perfect mo na, paulit-ulit mo lang nalutuin hanggat sa magsawa. And then you cook another something na may iba naman. Bago ka magsawa dyan, pwede bang matikmang ko yung lasagna na yun? Oo ba? Mayroong ma-artic eh. Siyempre. Diba? Anong gusto mo? Sige, padadalang kita. Guys, padadalang kita. Para at least masabi natin, saka at least may post ko kung ito ang lasagna ni Gabby. Naisip ko na yun dati, parang gusto nila, well, napag-usapan namin over lunch or over dinner na kung pwede ako, you know, to try to yes, let my food yung patikim sa iba, sa mga close friends muna. Correct. Kasi gumagawa rin ako ng tapa, yung homemade tapa. So I also make wow. Kumbaga, feeling ko, kasi sila kasi, they sometimes pag kumakain kami ng lunch or dinner ng tapa, nagpapatira talaga sila because they wanna bring it to their friends or office mates. Tarap, so, okay naman. Papatry ko din sa'yo. Sa halagang... Besides acting, ano pa ang mga bagay na mahal mo? Kumanta. Yes, guys. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ha? Mahilig talaga sa music si Gabs. Oo. Okay. Actually, isa yun sa mga namimiss kong gawin. Kasi nung unang pasok ko sa showbiz, maliban sa actor or acting, sa singing talaga ako na nag-umpisa. Pero yun nga, dahil sa alam naman natin maraming mas magagaling, ang daming mas talagang mas pinopour nila yung buong puso nila sa pagkakanta. Medyo ay step back lang for a while because I found my second love, which is acting. So doon ako which you excelled naman. Thank you. No, pero for the longest time I think I finally found my niche. Yun nga yung pagpo-portray ng kontrabida, tapos hanggang sa dumating sa point na typecast ako sa being a villain for the longest time. Tapos nung nabigyan ako ng opportunity to do gay roles, na typecast din ako na halos lahat ng mga offers sa project LGBTQ related. So natutuwa naman ako because for me naman, hindi lang naman ako, lahat naman halos
kahit gano'ng kakatagal sa showbiz, you'd always think that you're still growing, you're still learning. So, di ba? Kaya nga, ano, hi sa mga 17 million followers natin. Yeah. I mean, viewers. So, dahil sa nasabi mo na mahilig ko talaga sa music, ano yung ang go-to song mo pag nagbabiyahe? Pag nagbabiyahe ka, ba, sa sundo mo yung anak mo? Mahilig ako sa ano eh, frustrated rockstar talaga ako. Mahilig ako sa Coldplay, mahilig ako sa kahit sa mga old school, mga 90s music. Talaga yun. So 90s na, baby talaga? 90s talaga. Yun ang nakasanayan. Okay din naman yung ngayon. Pero iba sa, talaga yung dati. Iba talaga. Malakas yung impact ng music nung during the 90s. I'm sure most can relate. Lalo na kahit sa OPM lang, ang dami-daming banda dati. Pagka gusto mo, halimbawa, kumanta ka, o parang Gabi, gusto mo kumanta, first thing that comes to mind is yung mga kanta ng mga banda. Alam mo yon? Mga True Fate, After Image, yun yung mga, not necessarily go-to songs, pero yun yung mga unang pumapasok. Kasi top of mind. Frustrated ako, rockstar eh. Pero andyan din ako, of course, kinalakihan ko when I was starting in the industry, mga Ogiel Cassid songs, Martin Rivera, may halong balladeer din in a way. Yes. Bago tayo mag-proceed, Gabs, ay mag-hi tayo sa mga... Ay, hindi pa ba tayo nag-proceed? Hindi pa. Hi, Hannah. Uy, si Hannah, oh. Nakikita ko yan sa Kumu. Hi, Hannah. Ay, nagsalamin na. Anyong te. Scroll mo naman. Wala na eh. Hindi lang lumabas. Kate Michelle. Hello, Kate Michelle. Princess. Hello. Mimi Cute. Hello, hello, Mimi Cute. Ay, Gatdula. Denise Fernandez. Hello. Yeah. Gatdula. Gabs, yes, boss. Tayo sa iyo, ano, acting career. Yung mga iba okay. Dito, medyo alam ko na. Yung mga hindi ka pa alam, at least, pare-pareho kami malalaman namin. Okay? Okay. Okay. Anong unang binili mo daw sa unang sweldo mo sa pagiging artista kung matatandaan? Anong unang binili mo? Unang binili ko, ano, stereo. Stereo talaga, oh. Sound system. Sound talaga? System para sa ano. Kasi mahilig ako, when I was younger, mahilig ako mag-video games. So, bumili ako ng stereo, surround system, TV, puro sa kwarto, pang kwarto. Guys, social stereo. Pero... Malaki ang budget. Hindi, pero unang-unang... Hindi, pero pinaka-unang cheque na nakuha ko, nilibre ko ang daddy ko. Bumili ako ng pagkain para kainin namin. Walang etos yun. Pero yun nga, ang tanong mo kung ano una kong binili, yun ang una kong binili. Pero ang una kong pinaggastusan sa unang sweldo is pagkain na kinain namin ng daddy ko. Sinong Hollywood actor or actress ang gusto mong makakusap o Makausap si ano Al Pacino tsaka Robert De Niro. Isa 'yan sa mga actually madami. Si marami akong gusto si Jeremy Irons. So, pag titingnan mo ang haligi ng mga 'yan, parang puro kontrabida eh. Pero I like those guys. Yung ano, cast ng ano, The Man in the Iron Mask. Sila si Gabriel Byrne, madami. Tapos si John Malkovich. Yung mga gusto ko. Tapos yung mga younger ones, of course, hindi naman ako frustrated leading man, pero I've always admired James McAvoy, yung Andy Garcia. James diba, McAvoy ba yung nasa Lord of the Rings? Hindi, sa ano, yung marami siya, yung multiple personality, yung movie niya na marami siyang personality. Oh yeah, sa X-Men. Si ano? Ayun, si X-Men. Basta Professor ko X. Professor X. Professor X. Yeah. Tom Cruise, yan. Yung mga gusto, Brad Pitt. Of course. Pero ano, Mel Gibson, yan. Yan isa sa mga paborito ko. Braveheart. Oo. Oh. From your character, sino pa ang gusto mo matuloy ang kwento? Kapag magkaroon ng part 2, ng part season 2. Sa mga characters na sinampan. Sa soap na nagawa ko? Ito dapat tong character na ito, dapat tumuli pa yung kwento nito eh. Magkakaroon pa ito dapat ano? Ng part 2 eh, season 2. Dading, tsaka... Actually, okay din ang Contessa sa akin because those two soaps are came to point na it was very challenging for me. Aminin ko man, pinaka-challenge ako sa Dading because gusto ko kasing parating sa mga manonood na kahit umaarte lang kami, it's heartfelt at kala nila totoo.
Kaya right. Nung during that run of the thing, ang dami talagang may mga kumakwestiyon na baka bakla talaga ako or alam mo 'yon. Naano naman ako because I was in that world na it may sound difficult to portray because for one I'm not gay pero I ang dami ko kasing kaibigan eh na gay, so ang dami kong napupulot na life story, ang dami kong napupulot na nuances, ang dami kong napupulot na kanilang mga mannerisms and all that, pero yun nga importante yung puso, paano ba ang puso ng isang alam mo yun LGBT, interesting talaga siya diba? Patuloy. Yes. Yun, isa yun sa mga gusto ko kasi yung challenges in life, like parang alam mo yung Kramer versus Kramer, yung yeah. Diba, si Dustin Hoffman yung nag-ano sila, yung umabot ka sa korte, yung laban ng custody sa... Galing, no? Diba? Yes. So, yung kung magkaka-season 2, parang how will it go? Mabibigyan ano ba ang mangyayari sa kanya? Yeah. O kung mapupunta ba sa akin, may karapatan ba ako bilang hindi ko naman siya anak, yung ganon. Maganda, maganda, maganda. Okay. Yeah. Ngayon, kung may biopic ka na gagawin, kaninong biopic ito at ano ang gusto mong magampanan sa? Magandang question yun, ah. Perry Lansigan. Buhay ni Perry Lansigan. Hindi nga. Biopic. Exactly. Lalayo pa ba tayo, di ba? Hindi, pero imaginein mo, like, how is Perry on a regular day, on a regular, yung hindi busy, yung, alam mo yun, panay kumu lang ba siya, alam mo yun, kumu-kumu, tapos, yun nga. Ituloy ko pa ba? Baka may masabi. Wag na, wag na. Pag international. I would wanna do hindi ko alam eh. Lalayo, hindi na tayo lalayo. Al Pacino or Robert De Niro, yung biopic nila. Yung parang how did they start, yung ano kasi I feel like malalim silang tao talaga. Ikaw, kung magagawa kang biopic, yung ano mo? Wala. Si Ding Dong? Ding Dong ba? Ako na light note. Anong una mong gagawin or paano ba mag-celebrate pag nag-champion ang NBA team mo sa New York? Alam mo, hindi, magwawala talaga. Actually, magpapaparty ako. Hindi lang para sa akin. Sa lahat ng Knicks fans sa Pilipinas. Kasi talaga, ilan lang yun. Oo. May group pa kayo? Yun. Meron. Meron talaga? Nakakaya ba? Hindi, meron. May group ka talaga? Iilan lang naman kami. Pero isa yun sa... Alam mo yun, marami akong dreams. Pero ito yung dreams for others. Dream ko din na maka-experience ng isang championship ang favorite team ko sa NBA. Pero yun nga sabi ko, ako, wala na akong pakialam. Makapasok lang sila sa playoffs. Pupunta ako at lilipad ako sa New York. Tapos manonood talaga ako. Ang hindi alam naman ng iba na talagang dumating na yung time na yon na talaga nagpunta ka sa New York, di ba? Yes. Para mapanood sila. Para manood. At iniwan mo lahat. Kulti mo sila apples, iniwan mo. Para lang sa'yo. Hindi, ito nga, baka kasi hindi nila maintindihan, baka sabihin sama-sama akong tao. Explain mo. Plano talaga yan. When we were planning on going to the States, especially sa New York, since first time ko, since childhood dream ko talaga na makanood ng isang NBA game na especially pag favorite team ko. So, nung nagkaroon ng opportunity pumunta sa New York, bumili na talaga ako ng ticket. Pero, ang ticket na nabili ko is for December 25. So, Christmas gift yun from my family and some friends. Tapos, gumastos din ako. So, natuwa naman ako kasi ang dami talagang naramdam ko na nung magmamahal. Mahal talaga. Pero worth it because it was a dream come true. Tapos, sabihin mo talaga, ang ilang row ka nga doon sa ano? Pang-third. Hindi, actually, ang ganda ng story nun kasi dahil nung first game na nanood ako nung Christmas Day nga, nung pinost ko sa social media ko, Instagram, sa Facebook, apparently may kaibigan si Apples na kaibigan yung nagtatrabaho doon sa New York Knicks na Pilipino din. So hinukap ako hanggat sa, up to this day, we were friends. Hi Erwin. So magkaibigan kami, tapos nakanood ako ng isa pang game at doon nagsimula lahat. Isa lang. Naging dalawa. Tapos yun, nakapunta ako sa VIP room nila, nakapunta ako sa gitna ng court, nakapagpa-picture.
Hindi ko maalala kung pinost ko, pero pinost ko, umiiyak ako eh. Sa sobrang tuwa. Naiyak talaga ako kasi ito, for me, it was a dream na yun nga sinasabi namin eh, parang trabaho ako ng trabaho. Kaya ko naman pumunta anytime. But it was always, parang I was really waiting for the right time, right moment. And that time was really an opportunity na. In fairness naman sa akin, natuwa talaga ako nung nagawa mo yun. Kasi talagang na-achieve mo talaga yun. Yes. Guys, kasi matagal na matagal na niyang gusto talaga yun. Tagal na, bata pa talaga ako. Talagang pinag-cancel apples talaga, pinag-planuan talaga lahat. Hi, mami ko nanonood. Hi, mom. Hello, hello. Hello, tita. Yes. Ngayon, guys, ito ngayon. Ano naman ang common na sinasabi sa'yo ng fans mo pag nakikita ka nila sa public place? Nasama-sama ako. Talaga? Nagagalit ka na? Gagalit. Nagagalit, tapos minsan may mga kurot, may hampas. Pero yun yung mga feeling ko, mga lambing. Ang mga gumagawa naman nun yung mga tita, mga may edad na. Mga affected talaga ng ano. Affected talaga. No, pero most of the time, they get surprised because iba naman yung aura ko sa personal. In public, sa personal. Iba naman yung aura ko sa TV. So, may madidistinguish naman nila. Minsan kahit pa joke, na, uy, nakakainis ka, may kurot, may ganun. Pero, hindi sila galit na galit. Yung tipong natutuwa lang sila at naaaliw sila. Diba? Pero yun nga, they get a different impression when they see me in public. Kasi, akala nila unapproachable ako. So, dali naman ako lapitan. Mangitiin kasi akong tao sa public. Yeah, like, okay. I smile. So, diba? Ngayon, may tatanong ako. Akala ko sasabihin. Thanks, ma'am. Love you, ma'am. Ah, thanks, tita. Akala ko sasabihin mo ganyan ano eh. Yung tinatawag ako si Ryan. actually, marami din Ryan, Jeff, maraming ganun. Kaya minsan kahit jokingly, minsan susungitan ko sila. At least alam nila, halimbawa Ryan. Tapos iirapan ko. Tapos sabi, ay, ang yabang naman. Sungkit mo, at least si Ryan yun. Oh, di ba? Di ba? Di ba? Pero minsan naman, I correct them na hindi naman ma-offend. Kasi ako, pagka tinatago ko ng different name, I don't really look. Kasi alam ko mali eh. Pero pagka malapitan na, ay, Ryan or Jeff, pa-picture, ay, hindi po ako. Yeah, sabihin ko naman, si Gabi po, di ba? Pero ano yun, for the longest time, ganun naman lahat eh. Lahat, even from my dad to Tito Mike, lahat naman sila, minsan they get really mixed up. So, nahalo-halo talaga nila. May one time, tinago kong Andy. Wow! Medyo malala. Walang biro. Andy, pa picture, Andy. Sabi ko, hindi po ako si Andy. Ako po si Sherry Hill. Diba? Dati guys, tawag si Gabi yung kasama ko. Ryan, binalikan ko talaga. Hindi siya kalbo. Well, minsan may ganon. Minsan may ganon. Ay, may buhok po ako. Umaga, may buhok po ako. Yan. Mga ganon. Pero, ang hindi nila pa, ang they still get confused is kung kapatid ko si Ryan or kapatid ko si Jeff. So, I always explain this to everyone. Pero, syempre, ilan lang naman ang nakaka, alam mo yun, yung or na nakakabasa or nakanood. Yes, ang kapatid ko, si Sid Lucero, si Andy Eigenman, si Maxine Eigenman, yeah, si Stevie, so si Ira nasa state. So, ayun. Ang magkakapatid, si Jeff, Ryan, AJ. Yan, sila yung magkakapatid. Pinsan niya po yung mga yon. Pinsan ko sila, yes. Okay. At dahil dyan, tayo ay mag-shoutout muna. Yes, hi to Masharap. Masharap ako. Yung mga username. Nakakatawa yung mga username, no? Masharap ako. From Saudi, si Judith. Di ba, malapit na yan. Malapit na si Judith. Si Kaisa, hello. Si Glyza Sofia. Joshua Vince. Ayan, si Dang, hello. Michelle Maki. Lamelo Ball for Nick. Dang Malquisto. Yes. EXO. Ayan, mga XOL. Mga ka-XOLs ko. Wow, XOLs. Wow. Hindi, alam mo ba yon? Member ka na rin? Oo, by heart. Diyos ko, Lord. Oo. Bakit? Ang katapusan, Elves, hello. Yeah. Teresa, sa Cebu. Maria Dayan. Hello, Maria Dayan from Pampanga. Nano ka, luka rin ka sa Pampanga. Oo. Noel Ubico. Hi, Sir Perry. Hi, Noel. Hello sa Green Essence, Team Green Essence. Team Green Essence.
Ano yan? Lamok, siguradong tepok. Oo, di ba? Ayan po, Rika. Hoy, shout out oh, from Korea. Hi, Saisa, nasa Korea ka. Talaga? Hoy, hello, Mexico. Sa, to Jonalyn Salcedo. Hi, Jonalyn. Hello. Sana magkasama kayo ulit ni Miss Laisa. Si Perry ang makagawa niyan. Marian Dayan, Mexico. Wow. Shout out sa Espanola family from Palawan. Wow. Di ba, guys? Ganun lang. Oh. Okay, Gabs, ito na. Kung tatanungin ka ta, meron ka bang pinaka-special na experience mo sa isang movie or serie na ginawa? Pinaka-special yung tipong hindi mo makalimutan talaga. Most of the soaps that I've done or most of the projects that I've done is they've always touched my heart and they'll always have a special place in memory with me. Marami ako hindi makakalimutan talaga. I'll give you one example which is yung Munting Heredera. Maliban sa project na yon, maliban sa character ni Desmond, yung role yeah, ni Desmond. Si Desmond. It paved way for me to strive harder. Parang binigyan ako ng ano ng opportunity to be relevant in this industry. Because ito, yes. You are relevant, Gabs. You are relevant. late bloomer. Hey, kasi yun yung first ever acting award ko from Munting Heredera. From Munting Heredera. Tapos nabigyan ako ng opportunity to be a leading man sa Broken Vow, na eventually naging kontrabida. Pero yeah, it was, hindi naman dream na maging leading man, pero it, parang binigyan ako ng pagkakataon to... Yes. To lead, di ba? Oh. Tapos, andyan din yung dading, hindi ko makakalimutan yan because it was a very tough year for me. Tough, very tough. Why I say tough is because maliban sa character na napaka-challenging gawin, yun din yung time, yun din yung taon na my dad was also struggling, yung health ng daddy ko was deteriorating. So it was hard. When he passed away during that year, I was doing the ding. Nahirap because stop taping yun for a while eh. Dahil I was more, the whole family was mourning. Pero kinakailangan na akong bumalik sa trabaho kasi wala nang mai-air eh. So it was a struggle for me because how can I portray this very delicate character wherein in real life, ang bigat-bigat ng pakiramdam. You are struggling in real life. So hindi ko pwedeng gamitin yung emotion na yon sa character eh, because it's different eh. The emotion is different eh. Baka hindi tumigil ang sakit nun. Medyo mabigat yon. Medyo it was really a tough ano for me. Yun ang isa sa I think I would say number one na hindi ko talaga makakalimutan because it was the most challenging experience. Kaya sabi ko sa'yo, Gab, yung nagpunta tayo ng Singapore, at ano nga yun, anong dahil sa ano? But that's what's for Munting Heredera, tapos yung isa for... Isa pa, ikaw lang yata pumunta? Contessa. For Contessa. Yes. Yeah, isa pa yun. Grabe din yung Contessa. Mahirap din yun in a way because... You know, from technicalities to working hours, it was tough because talagang kumakayod kami noon para ano, mapuyat man kami. Basta lang maganda ang kinalalabasan ng produkto. So, masasabi mo ba na talagang fortunate enough ka naman na bibigyan ka ng mga ganitong klaseng palabas na talagang iba yung dating talaga o iba yung attack sa'yo? Yeah. Oh, it's just that ang number one ano kasi nun is that's why I was given those kind of roles or those projects is because vice versa naman yan eh. We both trust each other, especially from the network side. Tapos ano ko yung malaki naman ng tiwala ko sa kanila, yung bibigyan ko ng opportunity to do this. I have to do the best that I can para it doesn't stop there, 'di ba? Para tuloy-tuloy. May mga breaks pero it doesn't necessarily mean my breaks because they don't need you. Kaya nga tayo pumirma ulit, 'di ba? Correct. Kasi, because I feel like pinaparamdam kasi nila sa atin na kailangan yung halaga, nila, yung halaga natin, ganun. Not naman just kailangan because ang dami naman yung ginagawa ko, ang dami rin naman gumagawa ng ganito. No, because you are important to them. Gusto ko ikaw nang magsabi. Huwag naman ako. Because you are important to them. Yeah. Dahil natutuwa ako kasi yung tiwala, yun naman na number one, the trust that GMA has been given to me, I mean to us. Sobrang thankful ako because they've always stuck it out with me. Kaya mo yun. May tatanong ako. Hi, Apples! Shout out daw, yun ang tea. Shout out kay... Mama Evelyn and Lola Julieta, hello! Napakasarap na ano kasava cake. Oh my God! Ay, ako po, wala pa po ako nakukuha.
Jenna, hello. Jonalyn Salcedo, hello. Margo from Korea, gab. Oh, anong sa'yo? From yeah. Korea, anong sa'yo? Yeah, pa dito, Super Rose, movie project po with Maine. Ah, okay, maganda yan, maganda. Gracie Sabornido, hello. Yeah, hello. Ching de la Cruz. Hindi, hello po, kailan po ulit yung magkakaroon ng soap opera? Miss, ako, pag okay na po ang lahat, pag okay na ang lahat, oo. Actually, may existing ha, di ba, na natigil lang yung bilangin yes. Between sa langit. So, hoping na pag na-normalize na lahat, or at least, I know there's a new norm kung makapag-start na ulit na pag naging okay na. Naging okay na. Edaline 85, watching from Rojas City, Capiz. Hello. Gabs, sino pa yung mga artist na kumbaga gusto mong makasama pero hindi mo pa nakakasama? Gabs, ayun muna, bago masagutin yan, Kian, hi Gabi, love your hey, dear. Hey, si Kian, hey, what's up bro? Thanks man, it's what you call. Quarantine beard. Hindi. Na sa buong quarantine, pangatlo na, to, third na talaga nito. Third na. Nagsishave ako pero wala, mabilis talaga eh. Third na to, third cycle, kumbaga. But anyway, going back to your question. So, sino daw yung celeb o artist na hindi mo pa nakakasama pero gusto mong makasama? Baka ngayon kasi medyo baka posible na kasi alam mo naman ng mga bagay-bagay. Pero Madami pa. Actually, hindi, konti na lang. Halos lahat nakatrabaho ko na. I mean, I've got a chance to and an opportunity to work with... Kasi Gabs, nag-channel ano, muna siya, guys, ha? Baka hindi nyo natatandaan. Nag-channel yeah, muna. Doon ako nagsimula. Tapos nag-GMA. So, medyo madami na talaga. Sa movies, napakarami na. Si ano, ang hindi ko pa nakakatrabaho, Sharon Cuneta. Kasi ayaw ka pa niya makatrabaho kasi Gabi. Sharon Gabi. Pero pag nagkikita kami ni Tita Shawi, oh, di ba Tita Shawi? Pag nagkikita kami, oh, Sharon! Sharon talaga tawag ko siya, oh, Gabi! Oh, di ba? Tapos kakatahan ko siya, wish I was a bird. Di team song nila. So, yun. Pangarap ko pong makatrabaho si Gabi Eigenman. Oh. Wow! Pero si Kian, nakatrabaho ko na si Kian sa isang show sa sila ni Empoy. So, ang dami. Wala na akong maisip eh. Kasi even the littlest project or meaning yung kahit hindi kami magka-eksena. Isang guesting yun eh. Magic Gimmick. Oh, there you go. Oh, Magic Gimmick. Oh, di ba? Channel 2 ba yan? Alam ko Channel 2 yan. Yeah. It was ABS, right? Magic Gimmick. Yeah, sila ni Empoy. So, sabi kaya nga, pag, even if I think of names, parang wala lahat na akong nagtrabaho mo na ganun. Oo, from Gloria Romero, kay KTV Susan. TV5, there you go. TV5. Oh, Susan Roses. Kahit yung mga, ano, veteran. Ngayon, alam mo yung hindi ko matandaan na nag-TV5 ka. Guesting yun, guesting. Hindi kaya nag-guess ka dyan nang hindi ko alam? Imposible. Imposible. Alam mo yan. Alam mo yan. Teka, ilan years na ba tayo? 21? Yata. Magta 22 years na tayo. Yeah, I lost count, you know. Wow, I lost count. Hi, Kian. When you lose count, tumatanda na tayo pagka ganun. Alam ko mga 21. Going 22 na tayo. Diba? Yeah. De, pero yeah. Wow. Kasi si Ate Guy, si Ate V. Nakatrabaho mo na rin. Oo. Kaya nga. Diba? I mean, first movie ko kay Ate V. First movie ko when I was 4 years old. See? Pero hindi ako child actor, ha? Pero yung nung bata ako, dahil artista yung parents ko, sinasama ko hanggang sa, uy, si Gabi na lang maging anak mo sa story, ay mga ganun. So talagang lumaki siya sa industriyang ito, guy. In short. Yeah. Pero, correction, ha? Hindi ako child actor. Sinabi ko, lumaki lang siya sa industriyang ito. Para clear lang, para clear. Para kasi clear. Ang iba, akala nila child actor ako. Okay. Bago tayo magtapos sa mga bagay-bagay, alam mo naman, ganun lang dito kabilis, one-on-one with TTL. Ano ba? Nabitin naman ako. Di ba? Pero parang hindi mo nararamdaman, di ba? Ganun. Nabitin ako kasi walang bumabagsak na gifts.
Okay. Anong title? May nagtatanong, anong title ng first movie? First movie nung may malay ako o nung walang malay? Ay, nung... Umarte ka ba nung wala kang malay? Hindi ko kasi maalala. Hindi ko maalala. Alam mo yun, hindi ko maalala na umaarte ako noon. Pero tatlo yun eh. Three piece yun eh. Isa, pakawalan mo ko, kalaban, tsaka problem child. Natatandaan yung mga... problem child. Yan, natatandaan ko yan. Si Paul Infante, mukha naman daw child actor. Wow! dahil birthday mo, pagbibigyan kita, Paul. Happy birthday. Happy birthday, Paul. ito, may tanong si Kian. Question po, Sir Gabby, may plan po ba kayo mag-release ulit ng music? Wow, isa yun sa mga gusto kong gawin. Nagkaroon ako ng kasi pwede mo lang i-release kasi ngayon, Gabs, kasi kahit pa isa-isa single release ang tawag doon, you can release it digitally, i-release mo lang sa Spotify, you can sige. Do it. Pwede na ngayon, hindi tulad dati. Mag-produce mo ako, ikaw mag-produce. Maliit na bagay. I would really love to do music, I mean, to sing again. Isa yun sa mga, minsan, pagka bored ako sa bahay. Kasi yeah, guys, yan talaga ang pinaka, yan talaga ang pinakaunang-una na talagang love, tandaan nyo. Music ang first love ni Gabby. Yeah. Okay. May nagtatanong dito, it's, say, it's Renz Klo, ano? Ano-ano ko si Andy? Best friend niya po si Andy. Best friend Andy. She's my sister. My sister. Ayun, let's write a song. Oh, dude, yeah. Game. I mean, yeah, I have to pour really huge time for pero that. Gabs, too, pero Kian, gusto ko Tagalog, ayoko English. Bakit? Hindi ko alam. Gusto ko Tagalog kasi iba yung pag nagkakanta ka ng Tagalog, ibe. Talaga? Yes. Okay. Sige. Okay. Sige. Tunoy natin yan. Kasi alam nyo, kaya ako naman medyo binibilisan lang to guys. Kasi, magkukubo ka pa. No. Kasi hanggang 1 hour. Bakit? Akin, kung last 1 minute, malapit na kasi. Meron pa akong itatanong sa'yo. Okay, dahil ang mga anak mo ngayon ay galing sa millennial generation, magtatanong ako sa'yo ng mga millennial word. Millennial acronym. Ito, no? Sige. Oo, diba? Millennial terms. Ano importante? kung talagang medyo alam mo na to, okay na lang magkamali, wala lamang points to. Oo naman, Diyos ko, okay. Meron, papadalan mo ko ng pagkain, di ba? Padala ka tayo sa Samgyupsal. Yaw? Sige, ano ang pwede sabihin ng mga millennial words na to? Okay, number one, flex. Flex! Magmamayabang mo. Very good. Show off. Flex ko lang to. Oh, Dr. Dre. Beats by Dr. Dre. Wow. Binili na ng Apple yan. Aray. And then, FR. Pag nilagay ko ng Gabs, FR talaga. For real? Totoo yeah! At pag nilagay ko ng Gabs na ano, Gabs, ito na sabihin ko sa iyo ha. RT lang, RT. Ay, retweet? retweet, di ba? Real talk, okay. Real talk, ala, real talk. Real talk lang. Diyos ko, abbreviation lang mga binibigay mo. Okay. Eh, pag nalagay ko, Gabs, TBH. Sagutin to be honest. Yeah! Ano ba? Millennial ako eh. Wow. Diyos ko. Pag sabing BTW, ano to? BTW. Ay. Ito na, by the way, meron ako sa sarili. pag sinabi ko dito na... Uy, may nagpadala, ibong Adarna, dalawa. pag sinabi dito na JWU. Just woke up yan eh. Oo, tama. Ano to? TTYL. TTYL. Ano? TTYL. TTYL. Ano yan? Talk to you later. ito, Gab. Pag sinabi na IRL, ano ka? Parang ASL lang yan, di ba? Mail. Just... IRL. Pwede mo alam. Ano? In real life. In real life. In real life.
Okay. Pag sinabi ngayon, pag sinabi ngayon sa'yo, Gabs, ba't hindi ko sumasagot sa akin? Tapos sagot ko sa akin, sabi mo, ano kasi ako eh, I am AFK. Away from the, ano? Lapit na bilis, malapit na ako. Okay. Away from the AFK. Keyboard. Yes! Okay. Trying to find out if I'm millennial. What yeah, of course. Gabs, ito sabihin ko sa'yo. May ano ba? Mayroon akong tinik sa'yo. Tapos, oh, ikaw. Ito. WTF. Oh, alo. Ano yung WTF? Diyos ko naman, napakasimple. Oh. What the fudge? No. Ano? What the Facebook? Ano ba ito sinabi ko sa'yo, Gabs? At yung tinik ko sa'yo. Tapos, mag-test ako kayo ng mahaba. Tapos, naglagay ako sa dulo. RBTL. RBTL. Mga Gabs, asa na asal ako kay ganito kasi nakaka-boost siya. Lagi na lang siyang ganito sa akin. RBTL. Aburidong aburido ka. Hindi. Kaya, mga Gabs, sigurad ko sa'yo, umuhasabihin sa iba. RBTL nakalagay. Ano yun, RBTL? Read between the lines. Ah, tama. Grabe to ha, TBH. Grabe. Wow. To be honest. No, to be hayop. To be hayop. Ano ba, Gab? Anyway, mag-shoutout muna tayo dito. Sabi ng ni Maria Dayan, sample naman po nang muli kahit yung chorus lang. Ay, oh. Gals, paano ba yan? Lumimot na ikaw pa rin sinta, di pa rin nag-iiba. Paalaala ka, iwanan kay hindi magagawa. Kahit pa nagkamali, iibigin ka muli. Oh. Para sa inyo guys, ha? O, di ba? TBH. Wow. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi, to be honest, na-miss ko kumanta. Wow, of course. Wow, di ba? Wow, of course. Anyway, guys, bago tayo matapos dyan, mag-picture tayo, guys. Ano gusto mo? Yung kalahati? Tapos ganyan ako. Sige, lapit ka pa. Hindi ka makalapit, no? Okay, isa pa. Okay, yung maayos naman, yung maayos. Yung sige. Ako. Napilitan eh, no? Kasi pang ano to, pang thumbnail. Maraming salamat, guys. Ayun. Sa next ako naman, ha? PPL, kamustahan. Gabi, kamustahan with PPL. Huwag na, baka maiyak ako. Hindi, ito. Isang tanong lang. Once and for all, sino sa amin ni Ding Dong ang una mo talagang naging alaga? Okay, thank you very much, guys. Hi, Maristel. Thanks, Maristel. Tel, ang haba na ng buko. Super haba na. Gabs, okay. Paano, saan ka nalang pwede i-follow? Saan ka nag-aabala ngayon? Pwede mo na i-promote sa lahat kasi yes, sa mga hindi pa nagpo-follow, Gabby Aigi naman sa Instagram, sa Twitter, ganun din. Pati na rin sa Kumu. Guys, Kumu, jam-jam lang tayo para ano. Doon yung sa marinig kumanta, guys. Okay. Correct. Doon yung sa marinig kumanta. Okay, mag-download kayo at doon yun rin ako makikita. Hindi, mali ang sinabi mo. Doon kayo magpakita. Ganon. Ah, yes. Kasi hinahanap kayo ni Perry. Gabs, thank you very much. Bago lahat, nais kong pasalamatan si Perry. Because guys, si Perry, we've been together, we've been friends, we've been talent manager for the longest time. And he'll never forget to show love and appreciation for his talents. Kaya isa ako sa napakaswerteng alaga niya. Lalo na dahil ramdam niya ang pagmamahal. Lalo na si Gabby. Okay, si Gabby.
isa yun sa pinaka-importante sa akin. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat, guys. Thank you. Thank you. Bye, love you, Perry. Love you, guys. Bye-bye.